advised. The opinions and views of the hosts and guests do not reflect those of the station. Luzon, Visayas, Mindanao, Willy Spirito po ang inyong kaibigan, FYI, for your information. At marami tayong dapat pag-usapan patungkol po sa COMELEC, ano ho, at ang mga nangyari nitong nakaraang May 13 election. At sa kasalukuyan, marami pang mga hindi na po proklamang mga kandidato, mga mayors, vice mayor, governors, councilors, senators, party list and so on and so forth. Ngayon ang tanong COMELEC dapat bang magpaliwanag ng kanilang kredibilidad sa nakaraang May 13 election? Yan ang titulo ng ating usapin ngayong gabi. At sabi po dito sa actual na mapapanood ninyo na kinaroroonan ko ng May 13 election sa San Rafael, Palma, sa kahabaan po ng Sobel Rojas, sabi ng COMELEC bawal daw ayon sa COMELEC ang maglagay ng mga political paraphernalia. Totoo yan? Panoodin po ninyo to. Katulad po ng sinasabi ko, di ba Manang? Sabi nila bawal. Bawal. Ang buhay party list nakasabit sa kuryente. Bawal. Lahat ng kandidato nakasabit sa puno, sa kalsada, bawal. Yan ba ang bawal? Daanan mo. Tinatanong natin nasaan yung credibility ng COMELEC to say in public that yung maglagay sa puno, maglagay sa lambantiritas, na nakikita ninyo sa paligiran natin. At sa likuran ko, makikita nyo na andun din ang bigayan ng pagkain ng mga politiko at yung mga ginagamit ng mga kandidato na patuloy ang pamimigay ng kung ano-ano para sa tao para maboto sila. Yun po ang sinasabi ng COMELEC na bawal pala sa poste, bawal pala sa puno, bawal pala ng banderitas. Yung nagbibigay po ng mga pagkain, hindi po kaya ito'y bawal. San po tutungo ang bansa kung ganito pa rin ang sistema ng ating halalan? Ano naman ang silbi ng pulis na itinalaga ng COMELEC doon sa mga polling places na nakatunganga yung ating mga kapulisan? Yan po'y makikita ninyo sa ating videos. Ano? And likewise, sabi nila bawal daw po ang hakot system na pinadala ni Chairman Kulapo at ni Kapitana Kulapwapwa. Nakipagtalo pa sa inyong abang lingkod, itong naghahakot ng boto. Ito po yon. Bak, saan pasayero nyo galing? Sa barangay namin. Saan barangay nyo? Anong barangay nyo? Bakit tanong yan? Ano? Binukunan ka ng camera namin. Nagbababala kami ng ano. Kaya nga tinatanong ano kita. Ano problema nyo? Yung bawal. Naghahamit na kami. Kaya nga, alam mo ba yung bawal? Sige. Inaano kami ito? Ano inaano? Tawagin mo. Kung sino gusto mo tawagin? Bakit na? Ayun.
Ito ang hakot system na tinatawag naman dito sa 5th District. Sinasaka yung pasahero na galing daw sa kanilang barangay at nakipagsagutan pa sa akin. Pero tingnan ninyo yung nasa likod ko, yung police, nakatunga nga lamang po. Ayan, ito ho. Ang number, YDD-428. YDD-428. Ito po ang panawagan ng MMDA na no clean up, no proclamation. Ibig sabihin po ng MMDA, yung mga politikong nanalo sa halalan, hanggang hindi nila tinatanggal yung kanilang mga paraparnalya, dapat daw hindi ito iproklama ng COMELEC. Yan lang po ba ang dapat gawain ng COMELEC kung sakasakaling pakinggan nila yung MMDA na nag-violate ng mga COMELEC rules ng mga kandidato? At marami pa kayong malalaman sa pagbabalik po yan ng FYI for your information. FYI. This portion is brought to you by Walter Whole Wheat Raisin Bread. With each bite, you get to enjoy the rich taste of wheat and raisin, made from the finest grapes. Lowers the level of LDL, the bad cholesterol.